What's up, Ethical Nation? Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And New Year na ngayon, so 2019 na. And dahil doon, possible habang nagbibideo ako, makarinig kayo ng mga pumuputok pa kasi hindi sila makaget over sa New Year. So, ano na yun? Sinasabi ko sa inyo in advance para hindi kayo madistract. At dahil New Year ngayon, ang magiging topic natin for this video is yung 5 ways para ma-reprogram natin yung utak natin in a positive way. So, bakit ba natin kailangan gawin yon? Bakit kailangan natin i-reprogram yung utak natin in a positive way? Dahil lahat ng mga successful na tao, magkakaiba man sila, pero there is something common with them and that is having the right mindset. So mayroon silang tamang mindset. So ito yung 5 ways na ituturo ko sa inyo para maging katulad rin natin sila. Okay, maging successful tayo sa pamamaraan natin. Kasi ibig ko sabihin doon, meron tayong iba't ibang definition ng success. So iba't iba yung meaning para sa atin ng success. Kaya ang pag-usapan natin ngayon is yung 5 ways para ma-reprogram natin yung utak natin para ma-achieve natin kung ano man yung success na gusto natin. So bakit kailangan natin gawin yon? For example, parang computer lang kasi yung utak natin. Ng computer, pag sobrang dami na ng virus, kailangan natin na i-reprogram na yan or i-reformat. Mas familiar sa word na reformat. Pero sa aming mga IT kasi, ginagamit rin namin yung word na reprogram. So, hindi naman ako talaga ganap na IT. Pero naka-experience naman ako before na nagre-reformat ako ng PC or laptop, tapos nire-reprogram ko, nilalagyan ko ng mga bagong application para maging fresh ulit siya. So, na-experience ko yung ganun. Alam ko kung paano yung gawin. Parang ganun rin, sa computer, yung utak natin, kailangan natin i-reprogram kapag masyado ng maraming virus. Kasi nga, the more na meron yung virus, hindi yan magpa-function ng maayos. Isa sa mga pinakang sign na may virus ang isang PC or laptop ay kapag mabagal na ito, bumabagal na siya. Even though maganda naman yung specs niya, mabilis naman nung una mong ginagamit, tapos may mga nagpa-pop up na hindi mo gusto, di ba may mga nagpa-pop up na kung ano-anong ads, minsan hindi pa maganda kung ano man yung ads na yun, talagang hindi mo alam kung saan ang gagaling, di ba minsan hindi ka na sinusunod nung PC mo or nung laptop mo, hindi mo na ma-open yung mga files mo, corrupted na, yun yung mga signs na talagang meron siyang virus na kailangan nating i-reprogram, kailangan nating tanggalin. At ang easiest way doon, minsan kasi hindi na kinakaya ng antivirus na program. Minsan hindi na talaga nila kinakaya. So ang pinakang way na lang talaga is i-reformat siya or i-reprogram siya. So parang ganun rin sa utak natin. Maraming virus sa utak natin na naitanim simula nung bata pa tayo, hanggang sa magkamalay tayo, naitanim sa atin ng mga magulang natin, naitanim sa atin ng mga kamag-anak natin, kakilala natin, kaibigan natin, o kung saang environment tayo lumaki. So, yun yung parang program sa atin. Pronogram tayo sa ganong way. At bilang isang network marketer, hindi naman tayo na program. Majority sa atin, yung iba, exception, meron ako mga kilala na talagang tinuturuan sila ng maganda or merong kinalaman about sa success. Pero meron marami, majority, especially tayo mga Pinoy, hindi naman tayo tinuruan para maging successful. Or kung naturuan man tayo, ang naituro sa atin is yung old way ng pagiging successful, which is mag-aral ka na mabuti para makagraduate ka, para makapaghanap ka ng magandang trabaho, yun ang success. Yun yung old way. Okay, yung mga panahon pa na panahon ni Rizal. So, sobrang tagal na nun. Hindi na yung nag-work sa panahon ngayon. Nung napasok tayo sa network marketing, sobrang laki nung paradigm shift. Okay, paradigm shift yung tawag doon. Yung parang nanibago ka. Diba nung pag-attend mo ng training sa company nyo, especially doon sa mga malalaking network marketing companies, pag-attend mo, mga first time mo lang narinig yung ganun. Diba? Yung mga sinasabi doon na may training doon na isa sa mga favorite ko is yung kapag maiksi ang kumot, diba naturoan tayo ng ganun, pag maiksi ang kumot, matuto kang mamuluktot. Diba sa network marketing company, ang tinuturo, pag maiksi ang kumot, bumili ka ng mas malaki. So ganun yung tinuturo sa amin. So ngayon tayo, nanibago tayo, diba? Nung una natin marinig yung mga ganung klase ng training, hindi masamang maging mayaman, which is hindi naman talaga. Kasi ang masama is kung ano yung gagawin mo dun sa yaman. Pero yung pagiging mayaman itself, hindi naman siya masama. So yun yung mga virus na naitanim sa atin. Pag pinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap, matuto kang makontento sa kung anong meron ka. Diba? Yun nga, isa pa yun, yung pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Akala mo ba, tumutubo lang sa puno ang pera? Yung mga ganong klase ng mindset na ituro sa atin, yun yung mga virus na kailangan nating tanggalin
na pumipigil sa atin para mag-succeed. Pero kung ikaw naman, hindi mo gustong mag-succeed, eh hindi ko alam kung ba't pinapanood mo pa tong video na to. At kung hindi mo gustong mag-succeed, hindi mo na kailangan tong gawin. Di ba? Itong pagre-reprogram ng utak natin. So, ito ay necessity para ma-achieve natin kung ano yung success na gusto natin. Kailangan natin tong gawin. And hindi siya madali. Sasabihin ko na kagad sa inyo, hindi siya madali. Mahirap. Sobrang hirap. Bakit? Especially kung nagsisimula ka pa lang sa network marketing. Ako nga, nasa 5 years na ako sa industry ng network marketing. Ang dami ko na na-experience before. Eh, pero hanggang ngayon, may binabago pa rin ako. May mga tinatanggal pa rin ako ng mga virus na naitanim sa akin noon. At naitanim sa akin nito lang. Diba? So may marami akong tinatanggal na ganun. Nag-improve pa rin ako everyday. Mahirap talaga. Kasi sa simula namang madali sa simula. Eh. Especially kapag nire-reprogram natin yung sarili natin. Kasi isipin mo to ha. Simula nung nagkamalay ka sa mundo, according to research, kung hindi ako nagkakamali, is 4 years old, dyan nagsisimulang magkaroon na ng malay ang isang bata. Kumbaga parang dyan na nag-formulate yung parang rationality nila. Siguro, correct me if I'm wrong na lang doon sa 4 years old. Pero yun yung naalala ko na research na 4 years old, kung ano yung sabihin mo doon sa bata, tatanim sa kanya yan hanggang sa paglaki niya. Diba? Pag sinabihan mo yun ng hindi maganda, ng masakit, akala mo lang hindi niya naiintindihan, pero paglaki niya, dala-dala niya yon subconsciously. So bibigyan kita ng example para sa akin. Hindi naman 4 years old ako nito nung nangyari to. I think mga nasa 9, 10 years old na ako, mga ganun na ako. Okay, pa teenager na ako that time. Ito isa sa mga extreme example ng pagre-reprogram. Before, ayaw ko talaga, even up to now, actually, hindi lang before, even hanggang ngayon, hindi ako mahilig sa mga celebrations. Hindi ako mahilig mag-celebrate ng kung ano-ano. Even birthday ko, ayoko nang sin-celebrate. Actually, para sa akin, gusto ko, alam mo yun, regular days lang. Siguro, kakain ako sa labas, or manunod na ako ng movie, or yung isang maghapon na yun, maglalaro lang ako dito sa PC. Yun yung gusto kong celebration, pero yung magpa-party pa, tapos bibigyan ako ng regalo. Hindi ko gusto yung mga ganon. Even pag sa-celebrate ng ano, ng New Year, ng Christmas, any celebration, fiesta, KJ ako pagdating sa ganyan. Nito lang, kailangan ko mag-adjust. Siyempre, hindi naman ako solo sa buhay. Kumbaga, siyempre, for example, sa family ng girlfriend ko, talagang nasa-celebrate sila ng mga ganun celebration. Alam nga naman na sabihin ko na, ayoko ng ganyan kasi ayoko ng mag-celebrate, ayoko ng celebration, di ba? Hindi magiging maganda tingin sa akin ng family niya. So, kailangan ko mag-adjust. Kailangan ko baguhin yung sarili ko na Pinoy tayo. Ang dami nating celebration na ginagawa. Di ba? Tayo yata, ang alam ko tayo yung may pinakamaraming holiday, di ba? Sa buong taon, Pinoy. So, ang daming celebration na gusto ng Pinoy. So, kailangan ko mag-adjust. Now, tinanong ko yung sarili ko, bakit ganon? Bakit nga ba ayoko ng celebration? Even birthday ko, ayoko na sineselebrate ko. Nagtataka kasi ako kung bakit ba ganon. Hindi maganda yung feeling ko everyday na every time na may celebration, especially pagdating sa birthday ko. Kasi, ang mindset ko, tumatanda ako. Tumatanda ako. So, parang ayokong i-celebrate yung pagtanda ko. Ganun yung mindset ko. Yun yung iniisip ko. Pero, hindi talaga yun yung totoong dahilan. Kasi, unang-una sa lahat, 23 years old pa lang ako as of the making of this video. So, 2019 na. Tsaka pa ako magpa-24 pa lang ako ngayong taon na to. So, binalikan ko lahat. Bakit nga ba ayoko ng celebration? Bakit ayokong na sineselebrate, especially yung birthday ko? So, balik ako ng balik talagang nagme-meditate lang ako. Ginagawa ko naman kasi to every morning. Every now and then. Every morning actually. Every morning yung pinakang ginagawa ko na yun. Binabalikan ko yung past ko. Bakit ayoko ng celebration. And then, bigla ako may naalala. Na may kasi kailangan ko lang naman balikan is yung may kinalaman sa birthday ko. So, binalikan ko lahat. And then, doon ko na-realize na nung bata pa ako, yung binabanggit ko kanina, I think 10 years old ako, pa teenager ako nitong mga time na to. 10, 9, mga ganun ako. Ilang ganun pa ako bata that time. Every time na nagba-birthday ako, before ako mag-birthday, excited talaga ako. Gustong-gusto ko na dumadating yung birthday ko. Noong time na yon, gustong-gusto ko na dumadating yung birthday ko. So, sabi ko, anong nagbago? So, noong mga time na yon, every time na before ako mag-birthday, nagpaparinig na ako sa nanay ko. Nagsasabi na ako sa kanya na kung anong gusto ko. Gusto ko ng ganito para sa birthday ko. Siguro 1 month pa nga lang before birthday ko. O birth month ko na kasi nagsasabi ako sa kanya. Panganay ako, binibigay naman sa akin lahat nung time na kasaganaan pa. May trabaho pa yung nanay at tatay ko. Hindi pa sila naghihiwalay nun. Binibigay sa akin lahat kasi panganay ako, una akong anak. So, spoiled. In short, na-spoiled ako. And then, noong time na yon, medyo nalugmok na yun yung mga time na nag-iwalay na sila ng nanay at tatay ko. Tapos, may bago ng asawa yung nanay ko, which is yung ikalawang tatay ko. So, doon ako nakatira that time. Every time na humihiling ako ng regalo para sa birthday ko,
I think 3 years consecutively, tatlong taon yun na sunod-sunod na hindi nasunod. Kung hindi ako nagkakamali, medyo ano na yung memory. Pero yun, naaalala ko kasi yung mga time na yun. Yun yung importante na time na kailangan kong balikan para malaman ko kung bakit ayoko ng celebration. So, I think 3 years yun na consecutively na lahat ng hiniling ko sa nanay ko hindi nasunod. Noon, syempre, galit ako kasi hindi ko naiintindihan. Pero may naiintindihan ko na kasi nga talagang struggle kami pagdating sa pera, talagang nahihirapan kami. Wala namang trabaho yung nanay ko dati, nagda-direct selling lang siya. Ngayon, naiintindihan ko na lahat and hindi ako galit sa nanay ko dahil doon, ngayon. Okay, kung nanonood man yung nanay ko, I love you, mama. Pero hindi ito para sumbatan or sabihan ng hindi maganda yung nanay ko. Kasi nga, ngayon, naiintindihan ko na. Nahihirapan talaga kami sa pera that time. Pero noong time na bata pa ako, hindi ko naman naiintindihan eh. So, ang mindset ko that time, starting yung ikatlong beses na, starting that moment, sabi ko, hindi na ako mag-expect ng kahit na ano pagdating sa birthday ko. Sabi ko, kahit kailan, hindi na ako hihiling, hindi na ako mag-expect, papalampasin ko na lang. Kasi, hindi na ibibigay sa akin kung ano yung gusto ko. So, pre-program ko yung sarili ko na, hindi na ako mag-expect ng anything tuwing dadating yung birthday ko. So, ayoko na ng mga celebration, sabi ko ng ganun. Kasi, na-mindset ako na birthday ko is equal to disappointment. Okay? So, birthday ko is equal to disappointment. Sino ba naman ang gusto na nadi-disappoint? Wala naman, di ba? Wala naman sa atin, di ba? Wala naman nasa matinong pag-iisip. Ang gusto na nadi-disappoint siya. Hoy, pare, kamusta? Maganda ba araw mo ngayon? Oo, pare. Disappointed ako maghapon, kaya kumpleto na yung araw ko. Wala namang gusto na nadi-disappoint siya, di ba? Wala namang abnormal na ganun, di ba? Kaya, nung binalikan ko siya, yun pala yung reason. Sabi ko, kaya pala ayoko ng celebration. Kasi, na-mindset ako, na-program ako, na pag nagse-celebrate, disappointment siya. So, ganun ka-importante. Kaya ko yung pinagawa ko na ito sa inyo yung mga bagay na yun. Ganun ka-importante na ma-reprogram natin yung utak natin para ma-align natin siya sa success in a positive way. Di ba yung sinasabi ko? Yun yung topic ng video natin. In a positive way para ma-align natin yung mindset natin sa success. Kasi isipin mo to ha, kung pinaniniwalaan mo na lahat ng mayaman ay masasamang tao, kaya naman kakaya. Kasi gusto mo ba na maging masamang tao? Hindi naman, di ba? So hindi, kahit anong gusto mo, na ang iniisip mo, gusto consciously, iniisip mo gusto mong yumaman, gusto mong magkaroon ng lahat ng bagay na gusto mo maibigay lahat sa family mo, di ba? Masuportahan, mabigyan na magandang kinabukasan mga anak mo. Alam mo, kung ano man yung meaning ng pera sa'yo, kung ano yung kayang ibigyan ng pera sa'yo, gusto mong yumaman. Pero, subconsciously, ang iniisip mo, masama ang mga mayayaman. Ayaw kong maging masama. So, doon ka mahihirapan. Doon ka mag-i-struggle na, bakit ganun? Ginagawa ko naman lahat. Trabaho ko ng trabaho. Pagdating, especially sa context ng network marketing, hataw naman ako ng hataw, sinusunod ko naman yung mga uplines ko, talagang, alam mo yun, invite, prospecting, lahat ginagawa ko, pero bakit ganun? Bakit wala? Bakit nahihirapan ako? Kasi possible na ganun yung mindset mo, na iniisip mo na lahat ng subconsciously na program sa'yo, masama ang mga mayayaman. Every time, paano mo malalaman? Every time na makakakita ka ng mayaman, hindi maganda yung feeling mo. Kumbaga may nararamdaman kang inggit, galit, inis, o kung ano pa mang negative feeling. Every time na makakakita ka ng mayaman, doon mo malalaman may something na mali sa programming mo. May something na mali sa mindset mo, sa subconscious mind mo. Kasi gusto mong yumaman, pero bakit ang sama ng tingin mo sa kanya? Di ba? Paano naman, kumbaga hindi siya nag-a-align, hindi siya tugma. Kumbaga 1 plus 1 is equals to 3. Di ba? Hindi pwedeng mangyari yun. Palaging 2 dapat. So, I hope nagigets nyo yung sinasabi ko. Okay, so bibigyan ko kayo ng 5 tips paano mo ma-reprogram yung utak mo, utak natin, para may-align natin siya sa success. So, tip number 1, tigilan mo yung panonood ng TV. Kung mahilig ka manood ng TV, please tigilan mo na, especially kung telenovela, yung mga puro kadramahan. Kasi unang-una sa lahat, hindi mo ba napapansin? Even na balita, yun yung masaklap, even balita na necessity natin na mapanood, ang pangit na. So, anong ibig ko sabihin? Hindi mo ba napapansin, especially pagdating sa balita, puro negative news. Ang bungad pa lang sa'yo, puro negative na. Di ba makakarinig ka or mapapanood mo sa balita, may positive news, pero wala pa sigurong 5 o bilang lang sa daliri mo. Di ba hindi lumalampas yan ng 10, basta below 10 yan. Sobrang konti lang. Tapos, ano mo yun, yung program, pansinin mo to ha. Kung matagal ka na nanonood, alam mo naman to eh. Sa balita, negative, positive, negative, hanggang sa matapos negative.
hindi mo napapansin yun. Ganun rin pagdating sa telenovela. Pagdating sa telenovela, palaging bida, mahirap. Palaging kontrabida, mayaman. E tayong mga Pinoy, gusto natin maging bida. So ano tayo? Mahirap. Hindi mo napapansin yun? Puro ganon. Pare-pares lang. Alam mo yun, sa telenovela, halos kaya mo nang ipredict kung anong mangyayari. Diba? Pare-pares lang naman kasi. Nagkakaiba. Medyo may konting configuration lang sila na ginagawa. Pero pare-pares pa rin yung scenario. Mahirap, merong mahirap na inaalipusta ng mayaman. So, bida si mahirap. Tapos si mahirap, mamumotivate na magpapayaman. Tapos, babalikan niya si mayaman, yung kontrabidang mayaman para gantihan niya, para panalo siya. Halos pare-pares lang na ganun. Diba? Pag love story, merong mayaman at mahirap dyan. Mahirap minsan si babae, minsan si lalaki yung mahirap. Tapos mayaman yung opposite. Kontra yung magulang nung mayaman dun sa babae na mahirap. Kasi nga, mahirap lang. Tapos, magpuproceed ito para umasenso. Tapos, pare-pares lang sila. Diba? Pare-pares lang naman kung ano yung ginagawa. Pare-pares lang eh. Diba? Isipin mo yan. Kaya, especially kapag palagi ka nanonood ng TV, hindi mo alam na po program ganyan eh. Napoprogram ka, kaya maraming Pinoy napaka-drama. Hindi naman talaga ganun ka-drama yung buhay. Di ba, pagka nagkakaproblema, ipopost sa Facebook, parang yung Facebook yung sosolve ng problema nila eh. Wala namang pakialam sa'yo yun eh. Hindi mo walang pakialam sa'yo yung mga tao eh. Sabi nga eh, meron ang joke, actually parang hindi siya joke, parang real talk siya, na ang sabi, kapag nagpo-post ka ng problema mo sa social media, 80% ng mga tao walang pakialam doon. 20% ng mga tao natutuwa dahil may problema kang ganun. So alam mo yun, anong masusolve nun sa kakapost mo sa social media? Eh, nagiging madrama yung mga Pinoy dahil sa mga pinapanood. Diba? Nai-influensya ka nun na hindi mo alam, subconsciously. Okay, so I hope nagigets mo to. And ever since natutunan ko yan, way back 2013 or 14, I think, hindi na ako nanonood ng TV. Oh, hindi ako nanonood yan. Ang pinapanood ko lang, actually hindi rin sa TV, sa internet, Google. Kay Google ako nakikibalita kung ano na nangyayari. Ang importante lang para sa akin is malaman ko kung may bagyo bang parating or whatever. Yung mga ganong klase ng emergency lang, tapos ano ba nangyari sa ekonomiya. Alam mo yun, hindi pa ba tayo sinasakop ng mga alien. Yung mga ganon, kaya lang ako, doon lang ako nakikibalita. Pero yung balita na may pinatay, wala na akong pakialam doon. Diba, no offense, pero anong magagawa ko ba? Diba, kung mapapanoorin ko yun, may pinatay na ganun, may ginawa ng masama, bababla, maninegative ako, magagalit ako dun sa kusino gumawa ng masama, anong gagawin ko? Diba, nasira pa yung araw ko. Diba, respeto na lang dun sa mga nakaka-experience ng ganun. Yes, nangyayari yan, kung baga mangyayari at nangyayari yun, merong mga sako nang mangyayari, may problema na mangyayari, may sakit, alam mo yun. Pero kung wala naman akong magagawa, anong sense para panoorin ko pa yun? Kung wala naman akong magagawa eh. Diba? So, yun yung perspective ko. Especially pagdating sa topic na to, na i-reprogram mo yung utak mo. Starting nung malaman ko yun, hindi na ako nanood ng TV. Hindi na talaga allergic na ako manood sa TV. Yung mga soap opera, hindi ako mahilig sa mga ganyan. Hindi talaga ako nanonood ng ganyan. Okay? So, sabi ko nga eh, mas marami pa ako natututunan sa pagpapanood ko ng anime. Omae wa mou shindeiru. Nani? Kesa sa panunod ng mga puro kadramahan na yan. Mas marami pa ako natututunan sa anime. Pero medyo matagal na rin ako hindi nakakapanood ng anime. Siguro November yung huli. Last year. Okay, so yun yung point ko. Na kung gusto mo ma-reprogram yung utak mo, kailangan tanggalin mo yung panunod ng TV. Number two. Tip number two is kontrolin mo kung ano yung mga nakikita mo sa Facebook. Okay, so anong ibig sabihin? Parang TV lang rin. Parang similar din sa example ng TV. Kapag ka hindi mo kinontrol kung ano-ano yung mga nakikita mo sa Facebook, may impluensyahan ka niyan subconsciously. Subconsciously. Okay, hindi mo namamalayan na nai-impluensyahan ka. So, para sa Facebook kasi, yun yung may maganda namang feature yung Facebook na kaya natin kontrolin kung ano yung mga nakikita natin. At yun yung pag-follow mo dun sa tao or dun sa page. Yun may nakalagay na see first. So, yun, kung sino yung nilalagay mo na see first, yun lang nang yun nakikita mo. Okay, so kung magagaling ka na lang rin naman, ang i-see first mo is yung makakatulong sa'yo para maka-achieve ng success. Mga valuable information, mga training, mga positive quotes, mga positive videos, yung Facebook page ko, yung YouTube channel ko. Tingnan mo kung sino yung mga tao na kailangan mo lang sundan, kailangan mo lang i-follow, yung nakakatulong sa'yo. In a positive way, hindi yung tuturuan ka pang maging madrama. Kasi ako, yes, meron ako mga family members, friends na
puro kadramahan rin ang pinupost sa Facebook. So wala naman talaga akong problema doon eh. May problema sila o bahala sila sa buhay nila. Wala rin naman ako magagawa. So ang ginagawa ko, ina-unfollow ko lang sila. Hindi ko sila binablock. Diba? Siyempre family friends pa rin yan. Hindi ko sila binablock. Ina-unfollow ko lang para hindi ko na makita yung mga negative na pinupost nila. Kasi nga, alam ko, naapektuhan ako nun subconsciously. Diba? So, ganun din yung pwede mong gawin. I-see first mo lang yung mga taong gusto mo makita palagi sa newsfeed mo. Kaya pag ako nag-scroll ng newsfeed ko, puro positive yung mga nakikita ko, mga ano, nakakatulong sa akin, mga yun, binanggit ko, mga motivational videos, mga valuable information, etc. Tip number 3, avoid toxic people. So, actually, by the way, before ako mag-proceed, wala naman halos bago sa mga tinuturo ko. Pero parang nagsisilbing reminder lang to. Kasi I'm sure, especially kung matagal ka na sa network marketing, naituro na naman to sa inyo. Siguro as serve as a reminder at para ma-share ko rin sa inyo kung ano yung perspective ko. Kasi para malaman nyo rin na naniniwala ako sa ganitong klase ng training at sa ganitong klase ng tinuturo ng mga uplines. Kasi totoo naman talaga. Kaya nag-a-agree naman talaga ako. Meron mga bagay na hindi ako agree sa mga successful na network marketers. Marami rin bagay na agree naman ako sa kanila. No, hindi lang naman ako nag-a-agree dun sa mga hindi tama na ginagawa nila, yung mga unethical strategies. Doon lang naman. Pero the rest, basta as long as tama naman at wala namang tinatapakan tao, wala nilalabag na batas. So, okay lang yun sa akin, naiintindihan ko. So, tip number 3 is avoid toxic people. Iwasan mo yung mga taong sobrang negative. So, alam mo yun, kasi parang ano yun, very, very simple analogy, and some of you might narinig mo na to before. Pagka sa isang sako ba ng kamatis na maganda, okay, magandang klase ng kamatis, lagyan mo ng isang kamatis na bulok, anong mangyayari? Di ba mabubulok yun lahat? Bigyan mo lang ng time, mabubulok yan lahat. So parang ganun, sa itlog, di ba, isang dosen ng itlog, lagyan mo ng bugok doon ng sirana, the rest yun, masisira na yun. So parang ganun kalakas ang negative. Okay, sabi nga eh, halimutan ko kung saan ko narinig to, isang negative daw na tao, ang katapat niyan is 10 positive na tao. sabi, grabe, ano? Ganun kalakas ang negative. Isang negative na tao, 10 positive yung katapat niyan. So, ibig sabihin, pag may isang negative na tao, para maging positive siya, kailangan niyang makasama 10 positive na tao. Just imagine kung 10 negative yung kasama mo, tapos iisa ka lang ng positive. I'm sure, baka hindi mo na pinapanood tong video na to ngayon or pa-quit ka na sa business mo. Kasi nga, alam mo yun, hindi kanila matutulungan eh. Yes, most of the time, ang masaklap na part, ang masakit na part, itong mga negative na tao na to ay yung mga tao na malalapit sa atin, yung mga tao na mahal natin, yung mga taong mahalaga sa atin, at most of the time, mga taong reason why natin. Yun lang yung masakit na part. Alam mo yun, as a network marketer, iniisip mo, ginagawa ko to para sa inyo, tapos hindi nyo ako masuportahan. Hindi nila maintindihan. Okay, hindi nila maintindihan. Maswerte ka kung maintindihan nila, pero hindi nila maintindihan. Kahit anong i-explain mo, kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, hindi nila maintindihan unless makita na mismo nila yung magandang resulta sa'yo. Yun lang talaga yung makakapagpaniwala sa kanila. Hindi sila maniniwala hanggat wala sila nakikitang resulta. Kasi nga, hindi dahil sa masamang tao sila or hindi dahil sa hindi kanila mahal, pero hindi kasi, kilala ka kasi nila eh, di ba? Especially kung loko-loko ka din, katulad ko dati, di ba? Hindi sila maniniwala sa'yo, di ba? Kasama-kasama ka lang nila sa inuman, sa galaan, gimikan, di ba? Pare-pares kayo ng kalokohan, di ba? Bisyo, tapos sabi mo, yayamang ka. Pagtatawa ng kanyang mga yan, di ba? So, ganun talaga. So, hindi mo kailangan na ipilit sa kanila, hindi mo kailangan na convincein sila na maging positive, ganun. Hindi. Especially para sa mga nasa warm market natin, yung mga taong hindi naniniwala sa'yo. Merong mga network marketers na nakakapagpasali ng warm market nila talagang. Kasi ibig sabihin may authority sila. Meron akong ginawang hiwalay na video regarding dyan kung paano mag-invite ng warm market. So hanapin mo na lang dito sa YouTube ko or sa link sa description itong video na to. Pero hindi ko ituturo yun ngayon dito sa video na to. So iwasan mo yung mga tao na hindi nakakatulong sa'yo. Negative, toxic, especially yung mga tao na palaging puro reklamo yung naririnig mo. Kahit pa magulang mo yan. Di ba? Paano mo sila iiwasan kung nakatera ka sa isang bahay? Mag-headphone ka. Every time nagngangawa, mag-headphone ka na. Every time na kung ano-ano ng reklamo yung pinagsasabi, mag-headphone ka na, makinig ka ng positive na music, ganyan. Kapag kinakausap ka ng about sa negative, di ba? Hindi natin maiwasan eh. Case-to-case scenario, especially kung
student ka, nakikitira ka, or kahit hindi ka student, basta nakikitira ka sa magulang mo, tapos negative yung magulang mo, tapos kung ano nung ginagawa na negative na experience ko rin yan before, pero ngayon positive na naman yung magulang ko. Kasi meron na eh, di ba? Dati hindi. So na-experience ko rin yan, hindi naman very supportive yung parents ko before, and hindi naman ako galit sa kanila para doon. Naintindihan ko yung perspective nila, in-explain rin naman ng nanay ko sa akin kung bakit. So in-explain ko kasi baka nanunood yung nanay ko, eh, magalit sa akin. No, mahal na mahal ko ikaw, mama. So, hindi ako galit. Naintindihan ko na lahat. Kumbaga, siguro dati, galit ako. Pero ngayon, naintindihan ko na. Wala na akong galit about doon. Naintindihan ko na lahat. So, back to the topic. Mabawa, nakikitara ka sa penis mo, kinakausap ka, puro negative, tumigil ka na dyan, magtrabaho ka, blah, blah, blah. Diba, pasok dito, labas dito, tapos sumataw ka, kailangan patunayan mo. Hindi pwedeng pasok dito, labas dito, tapos load ng walang kakwenta-kwentang video sa YouTube, mga nagbo-viral sa Facebook. Salit na humataw ka, pinapatunayan mo na tama yung magulang mo na wala kang talagang mararating sa networking. Kasi hindi ka naman tumatrabaho. So, kailangan trumabaho ka, kailangan humataw ka, kailangan patunayan mo. Eh, hindi maniniwala yan sa'yo hanggat hindi mo napapatunayan. Meron talagang mga ganung case, and yun nga yung masakit pag family members natin. Pero pag ibang tao, friends, hindi naman masyadong ganong big deal. Pero siguro mga close friends, ayun, iwasan mo sila kung alam mong toxic, kung alam mong hindi ka nila natutulungan. Gusto mong mag-succeed, pero ang ginagawa nyo, puro gimmick, puro gala, puro mga walang kakwenta-kwenta bagay, hindi naman makakatulong sa'yo sa goals mo, iwasan mo muna. Iwasan mo muna sila. Huwag ka muna sumama sa kanila. Kailangan mo magpatunayan ka muna. Madali nang balikan yan. Yung palagi sinasabi sa akin ng mga uplines ko dati, madali nang balikan lahat ng ginagawa mo, lahat ng gusto mong gawin kapag andun ka na sa success. Actually, ako hindi ko pa naman masabi na successful ako. Di ba? Ang ibig sabihin kasi ng successful sa akin is marami na akong tao na tulungan na mag-succeed. Eh, hindi pa naman ganun karami. Kukunti pa lang sila. Eh, di ilan pa lang sila na natutulungan ko makita ng malaki sa team ko. Okay, sa team ko, sa network marketing team ko. Pero sa outside, sa Ethical Nation, hindi ko alam kung ilan na sa inyo yung mga nag-succeed dahil sa tulong ko. Pero kung meron man, message mo naman ako para at least mas ma-motivate ako. Okay, message mo ako sa Facebook page ko or mag-comment ka dyan sa baba kung isa ka sa mga natulungan ko magkaroon ng resulta. Yun yung success para sa akin kapag marami ako natutulungan na tao. Pero yung pera, maraming pera, secondary na lang yun. Hindi yun yung primary meaning sa akin ng success. Ngayon nandito na ako sa stage na to, edi nakagawa ko na kung ano yung gusto ko, nakakapaglaro ako kasi yun lang man talaga yung gusto ko eh. Pero ang tagal kong sinakripisyo, taon ang sinakripisyo ko na hindi maglaro. Dahil alam ko dati na-addict ako, ngayon, ewan ko, hindi na ako masyado na-addict sa games ngayon. Hindi masyado. Hindi ako naglalaro ng mga online games. Yung mga nakaka-addict talaga, hindi ako naglalaro. Kasi alam ko, ma-addict ako, so hindi ko nilalaro. Pero ilang taon yung sinacrifice ko before ulit ako naglaro. And wala rin kasi ako mapapaglaruan na, alam mo yun, kailangan ko pang lumabas. Eh, ayokong gumastos, especially nung mga time na sobrang hirapan ako sa panggalaw. Ayokong gumastos. Diba? Kaya sinatsaga ako dati sa luma kong PC. Yun yung start na makapaglaro-laro na ulit ako kasi syempre kumikita na ako that time. Eh. Nagsimula na akong kumita. So, alam mo yun, parang yun ay reward ko sa sarili ko. Makapaglaro ako, masaya na ako dun. Na hindi naman talaga bumili ng kung ano-ano. So, yun yung nagbibigay sa akin ng saya. Yun yung sa akin. Diba? Ang sinasabi ko sa'yo, especially kung nagsisimula ka, yung mga bagay na gusto mo sa ngayon gawin na alam mong hindi makakatulong sa'yo para magka-resulta sa business, huwag mo na muna gawin. Pansamantala lang naman. Madali nang balikan yan kapag okay ka na, kapag kumikita ka na ng malaki, kapag positive na yung mga tao sa paligid mo at sineselebrate na nila yung success mo. Kasi, alam mo yun, meron mga tao dyan sa paligid mo na bigla ka na lang siselebrate, di mo naman kilala, di ba? Sabi mo, abi ka mag-anak pala akong ganun, di ba? Bigla ka na siselebrate kung kailan nandiyan ka na. So, meron talagang mga ganun, pero sa family mo, magiging positive na yan kapag may napatunayan ka na. Kapag nandun ka sa sitwasyon na hindi sila naniniwala sa'yo ngayon. Pero meron kasi mga networkers na talagang supportive yung family nila. So, napakaswerte nyo. Kung ikaw yun, napakaswerte mo. Sinusuportahan ka ng magulang mo sa networking. Napakaswerte mo. Sana dapat ikaw yung maunang mag-succeed. Kasi, alam mo yun, advantage mo yun eh. Pero kapag naunahan ka pa nung mga hindi sinusuportahan, nakakahiya ka naman. Real talk. Yun yung tip ko number 3. Iwasan mo yung mga toxic people kasi napakalaki ng epekto niyan sa'yo. Tip number 4 is be at peace with your past. So, medyo malalim. Di ba? Parang yung kanina ikinikwento ko. Di ba nagkukwento ko sa inyo kanina yung about sa birthday ko, blah, 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 yung ganun. Yun yung past ko na hindi pa pala ako nagiging peaceful. Na isa sa mga, actually marami. Pero isa sa mga past ko na hindi pa ako nagkakaroon ng peace or meron pa akong problem. So, kasi ang laki ng epekto nun sa kung ano yung program ng mindset mo ngayon.
Diba? So medyo malalim tong topic na to. Siguro gagawa ko ng hiwalay na topic na para mas mapalalim pa natin yung regarding dito. So ngayon, ito bibigyan na lang kita ng quick na ano activity na pwede mong gawin. Ano yung isang bagay na pangyayari sa'yo or tao na sobrang nakapanakit sa'yo? I'm sure may pumasok na kagad sa isipan mo. May pangyayari na sobrang sakit nung naranasan mo in the past. I'm sure may pumasok na kagad sa isipan mo. So, kailangan mo maging at peace dun sa nangyari yun. So, paano? Pwede kung buhay pa yung tao na yun na gumawa ng hindi maganda sa'yo, kausapin mo. Sabi mo sa kanya na may problem ka pa sa kanya. Kailangan mapatawad mo siya at mapatawad mo yung sarili mo. So, hanggat hindi mo nagagawa yun, medyo, mahihirapan ka talaga sa paghataw sa business mo kasi parang ano yan eh, parang baggage, kumbaga, kung tawagin sa networking, parang heavy baggage. May daladala ka na sobrang bigat, kaya hindi kahit anong takbo mo, ang bagal mo. Kasi may mabigat kang daladala na kailangan mong bitawan. So, madaling sabihin pero mahirap gawin. Gagawa na lang ako ng hiwalay na video regarding dito. Pero for the meantime, yun yung gawin mo. Usapin mo, or kung hindi man, di siguro prayers or counsel, manap ka ng mentor mo na mapapagsabihan mo ng ganun para mailabas mo. Kailangan mawala yan. Toxic kasi yan sa utak mo. Okay? So, yun yung tip number 4 ko sa'yo. And finally, tip number 5 is increase your awareness. Okay? Increase your awareness, self-awareness. So, actually, yung mga tinuro ko sa'yo from tip 1 to 4, dagdag na sa awareness mo yun, di ba? Di ba? Naisip ko, especially nung kinento ko sa'yo yung about sa celebration ng birthday ko, bakit ayoko nagsa-celebrate. Ang laking bagay na nun para ma-increase yung awareness mo. Kasi possible, baka makarelate ka dun sa kwento ko eh. Baka meron ka rin something na hindi mo ginagawa kasi meron ka palang hindi magandang past regarding dun. So, ibig sabihin may awareness ka na. Okay, kailangan mo lang talagang i-develop, pagalingin, pagandahin yung awareness mo, i-master yung awareness mo kasi yun yung isa sa mga pinakang mahirap. Pero sabi nga ni Aristotle, sabi niya, knowing thyself is the beginning of all wisdom, which is I highly believe. The more na nakikilala mo yung sarili mo, the more na nagiging wise ka, nagiging ano ka, kasi nga, kumbaga, everything starts with us, di ba? Sa network marketing, di ba, yung sinasabi pag nag-explain na ng complan, di ba, pag nagbibilog-bilog na, kung ganun ka na-invite sa seminar, pag nagbilog na, this is you, yung sinasabi nila, you, ikaw. So, sa'yo nagsisimula, tapos pababa, bilog-bilog. So, parang ganun rin sa buhay natin, everything starts with us. The moment na nag-start tayo mag-improve, mag-i-improve yung mga nasa paligid natin. Okay, kasi nga, most of the time kasi ang palagi nating every time na may problem na experience tayo or every time na hindi magandang nangyayari sa atin, ang sinisisi natin dati palagi yung panlabas. Dahil sa panahon, dahil sa sitwasyon, dahil sa nangyari sa akin dati, dahil sa magulang ko, dahil sa kapatid ko, dahil sa mga kaibigan ko, asawa ko, di ba, girlfriend, boyfriend, lahat sinisisi na natin. Pero sabi nga, hindi ka mauubusan ng sisisihin eh. Hindi ka mauubusan ng sisisihin sa labas. Napakarami. And ang masaklap nun, valid yung mga sinisisi mo. Kasi pwede talagang, yes, may nagawa sila. Meron talagang, may factor talaga kung bakit nahihirapan ka dahil sa kanila. Pero the moment na nag-start kang ituro yung sarili mo, dun lang magsisimulang magbago. Kasi hindi mo mababago lahat ng sinisisi mo. Hindi mo sila mababago. At hindi sila papayag na mabago mo sila. Yung panahon, kaya mo bang baguhin? Yung ibang tao, kaya mo bang baguhin? Especially kung may mas authority sa'yo, magulang mo, kaya mong baguhin? Anak ka lang nila. Bakit mo sila babaguhin? Di ba? Anong karapatan mong baguhin sila? So, hindi mo mababago yan. Pero the moment na nag-start ka na, turo mo yung sarili mo, ito lang yung kaya mong baguhin. Sarili mo lang, wala nang iba. Okay, so I hope marami kang natutunan dito sa video na ito and make sure na i-like mo tong video na to kung marami kang natutunan and then mag-comment ka din sa baba kung meron kang mga opinion, suggestion o may mga tanong ka, sinasagot ko lahat ng comment dyan. Share mo rin to sa mga downlines mo na alam mong matutulungan itong video na to. And regarding sa awareness, self-awareness, meron akong na-discover na course regarding dito. Hindi ako yung gumawa. Pero siguro ilalagay ko na lang yung link sa description. Kung wala man dyan yung link, siguro i-message nyo na lang ako para mahingi nyo sa akin kung tinapos mo tong video na to hanggang dulo. So, hindi ako gumawa ng course na yun. Alam ko malaki may tutulong nun sa'yo pagdating sa awareness sa sarili kasi intensive course yun about self-mastery. Okay, so, I hope marami ka natutunan. Make sure apply mo kaagad lahat ng mga natutunan mo. Kung hindi mo pa nada-download yung Power Run e-book, download mo na. Makikita mo rin yung
link sa description ng video na ito. So once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Sure, once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you.